tinatuloy na ang rehabilitation ng Baguio City. Pinag-usapan iyan ng mga kinatawan ng LGU at mga kagawaran ng tourism, environment at interior and local government. Kanina, inspeksyon ng ilang mga atraksyon pati ang pagtitiyak sa kalinisan ng lungsod. May live report po si Victoria Tulad. Victoria. Emil, nagsagawa ng ocular inspection dito sa Burnham Park sa Baguio City, sa sewage treatment plant at sa sanitary landfill sa Irisan. Ang DENR, Department of Tourism, DILG at ang lokal na pamahalaan ng Baguio City. Kabilang ang mga lugar na ating nabanggit sa mga ayusin sa ilalim ng Baguio Rehabilitation. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, maglalaan sila ng 480 million pesos para sa rehabilitasyon ng Burnham Park na target simulan ngayong taon. Pero para magawa yan, isasara ang ilang bahagi ng parke. Ayusin din ang iba pang pasyalan gaya ng Mines View Park, Bayan Park at Bright Park. Ang ilan sa mga ito, total closure naman ang gagawin. Sabi naman ni Secretary Eduardo Año, nakalulungkot makita ang unti-unting pagkasira ng Baguio, kaya tinuri niya si Baguio Mayor Magalong na lumapit sa national government para humingi ng tulong at iligtas ang syudad. Ang pagdagsa ng mga turista at kawalan ng aksyon sa mga nakalipas na taon ang sinisi ni Año kung bakit napabayaan ng Baguio. Ang ibang mga problema nga raw, 3 hanggang 4 na dekada na hindi nasosolusyonan. Mataasa raw ang mga taga-Baguio at ang publiko na tutulong ang Interagency Committee ng DOT, DILG at DNR para i-rehabilitate ang Baguio. Ayaw daw ni Año na matawag na highest smoky mountain of the Philippines ang lungsod. Sa mga susunod na buwan ay may mga plano para raw na ipatutupad ang komite para magkaroon ng sustainable development sa Baguio. Magbibigay raw ang DNR ng technical support sa rehabilitasyon at tutulong para magkaroon ng mga bagong ordinansa para maging resilient sa climate change ang City of Pines. At yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Malisa yung news. Maraming salamat, Victoria Tulad.